Kaya maraming gigil talaga sa amin eh. Dahil nga yung mga gusto ni kasi ang gusto kasi nila, maranasan nila kung ano yung nararanasan namin. Gusto nilang higitan yun. Kasi nga feeling nila masikat sila kaysa sa amin. Eh di sa inyo na yung kasikatan, hindi naman namin yun laging hindi naman namin pinapriority yun eh, yung sikat kami, sikat ako. 'Di ba? Eh sa totoo sin niya, hindi nyo nga nakikita na nagsasapawan kami ng mga banateros. Eh sila ganun eh. Gusto nila na priority sila. Gusto nila lagi silang puriin. Lagi silang suportahan dahil mga sikat silang vlogger. Gusto nilang higitan yung mga nagagawa namin at ginagawa namin. Kaso, unang-una, kung gusto nila kaming higitan, lalong-lalo na si Banat Bay, ihigitan nila si Banat Bay, gusto nilang higitan. Eh, paano nila may higitan? Ultimong utak, wala sila. Ha? Sa utak pa lang ni Banat Bay, hindi na nila kaya. Sa utak pa lang ni Boss Dada, laglag na sila. Ni Cocholi, ni Master Judea. Eh, kahit nga ako yung pinaka... mababa ang IQ sa Banateros eh, hindi nga sila makapantay sa utak ko eh, si Banat Bay pa kaya ang papantayan nila, di ba? Doon pa lang laglag na sila. Tapos gusto din nila na i-priority sila. I-priority sila ng gusto nila maging bisita sila, parang yung tipong sikat na sikat sila sa feeling nila. Yung feeling nila, sila yung sikat, ganun. Gusto nila na paraging baby sila, ganun. Eh kaso, paano magbe-baby nga sa inyo? Eh, nung binababoy na ni Morales, yung KOJC, dun pa lang eh, sa KOJC pa lang. Ang laki ng naitulong. Ito hindi, wala naman pong sumbat at hindi naman no namin din nadamay yung KOJC. Pero ito yung pinakamagandang halimbawa. No. Yung KOJC walang pinakitang pangit sa kanila. Sige, andun na kami. Andun na kami na kami mga Banateros may pinakita kaming pangit sa kanila kahit wala. O sige, ganun na. O kahit si Banat Bay, kahit na wala naman pinakitang pangit sa kanila si Banat Bay, si Boss Dada, na yan pa nga yung mga nagpasok sa kanila para makilala sila ng KOJC. Okay, sige, masama na sila kung masama. Pero isipin nyo maigi ha, KOJC walang ginawang pangit sa kanila. Diba? Tapos hayaan nyo lang na babuyin sa live niya, sa live mismo nila na babuyin ng KOJC. Aba, pangit yun. Puta na kung ako yung nandun, na kumyari baduy. Kung ako yung kaharap ni Morales, sasabihan niya sa akin yan yung about sa KOJC, kaysa ganyan doon, kaysa ganyan. Puta na, baka sinapak ko pa yung kalbo na eh. Yope ang ulo niyan. Eh, totoo yan. Ako ganito-ganito lang ako, pero kaya kong totohanin yung mga sinasabi ko. Subukan ni Morales na sabihin niya sa harap ko, tinan mo, kahit na mas malaki sa akin yan, pamumumuging ko ng... Ano ba sinasabi si Morales? May bago? May bago, sabi niya. Kaya daw nilang gawin yan sa KOJ sila. Hindi daw nila kayang gawin yan sa Iglesia ni Cristo. Ayun pala, ito. Kasi, hindi, ayun natin yung pinasa ko sa GC. Ayun. Ang sabi ni Morales... May nagtanong kasi may nag-interview. Sabi ni sabi nung nag-interview, kaya-kayang gawin ng administrasyon niyan, Sir Morales, sa ibang relihiyon, halimbawa sa iglesia. Kaya-kayang gawin yung ginagawa sa KOJC? Sabi ni Morales, ay hindi. Hindi. Hindi nila kayang gawin 'yan. Hindi nila kayang gawin sa iglesia 'yan. Kayang sa kay OJC lang nila kayang gawin yan. So parang sinasabi ni Morales na napakahina ng kay OJC. Ganun talaga ang tingin ni Morales sa kay OJC, maliit. Ito lang masasabi ko, bobo ka talaga, putangin na mo ka Morales. Kung kaya nilang gawin yan sa kay OJC, kaya nilang gawin sa lahat yan. Sa lahat, kaya na nilang gawin yan, tanga. Sabi mo hindi nila kayang gawin sa KOJ sa ano sa hindi kayang gawin ng
at ng administrasyon sa ano yan, iglesia. Subukan ng Net 25 na banatan ang administrasyon. Di ba yung Net 25, ano yan, istasyon ng Iglesia ni Cristo yan? Subukan ng Net 25 na banatan ng administrasyon. Tinan mo bukas, sila na yung walang prangkisa. Nagkataon lang na Iglesia ni Cristo hindi bumabanat sa gobyerno. Hindi, wala CPRRD sa Net 25, kaya hindi sila ginaganon ng gobyerno. Subukan ng Iglesia kanain ng ano, ang gobyerno. Nagsasalita pa Iglesia tungkol sa gobyerno. Ngayon, si ano, si Mapureta, nagsasalita na. Pero ibig sabihin, lahat ang sinasabi kasi ni Morales na kaya lang ng gobyerno ang KOJC. KOJC. Ang KOJC isang maliit na community. Na reliyon. Mahina, mahina. Sa madaling salita, mahina na reliyon. Parang lumalabas nga, mas madami pa silang members kaysa sa Iglesia ni Cristo. Punto rito, kung kayang gawin ng gobyerno sa SMNI at sa KOJC, kaya din nilang gawin sa kahit na anong reliyon, basta bumanag sa kanila. Hindi, ganito na lang, Morales, hamunin kita. Hamunin mo lahat ng relihiyon na banatan nila ang administrasyon. Tingnan natin kung hindi ano yan. O, halimbawa, UNTV. UNTV is kay Soriano yan, di ba? Yung Net 25, Iglesia ni Cristo. Ha? Ang Net 25, Iglesia ni Cristo, UNTV is kay Soriano. O, kay Soriano. Subukan nila na gawin nila yung ano, ginagawa ng SMNI. Nilalabas yung baho ng administrasyon. Yes. Tignan lang natin. Kaya, hindi alam mo, si Morales, kagaya ng tangay pa... Tangayang putang ina niyan eh. Tangayang hayop na yan. Kukuha lang ang simpatsya yan sa ibang reliyon dahil nga, mga malaki galit yan sa SMP. Oo. Oh. Ngayon, di ba, nagagalit kayo sa akin. Jay, gumagawa ka ng kwento. Bakit mo sinisiraan si Morales? Bakit mo pinag-away si Morales at ang SMNI? Sabi dati sa akin, no? Di ba ako unang naglabas? Oo. Oh. Nung about sa nagbigay ng 10 million at 10,000 pesos nagbigay ng 10,000 pesos sa isang community, tapos dinayo wala na doon, wala na yun doon eh. Basta nandito na tayo doon sa kabobohang statement niya na ano, na basta malaki ang galit niyan sa SMNI. Oh, malaki ang galit nito. Meron. Magaling ang tono ang niyan. Malaki ang galit niyan sa SMNI dahil hindi niya na manipula ang SMNI. Kaya gigil na gigil. Yan ngayon, may nagtanong sa kanyang isang kapatid na iglesia na, sa tingin mo sir, kaya nila, ano, kaya nilang gawin yan sa mga iglesia ni Cristo, yung ginagawa nila sa SMNI at sa KOJC? Sabi niya, hindi. Para silang nagtampo sa bigas, hindi nila kayang gawin yan sa KOJC. So ay sa iglesia. Subukan nilang gawin yan sa iglesia. Ito lang masasabi ko sa iyo, Morales. Subukan ng iglesia na bigyan ng rason ang gobyerno para ganyan din sila. Ang ganda ng sinasabi mo eh, na okay na sana eh. Ang SMNI, lahat ng kabulastugan ng gobyerno, inilalabas nila, si PRD nasa SMNI. Naglabas ng si PRD ng kanyang saloobin dahil dito sa People's Initiative na ito at doon sa pagbanat nila kay Inday Sara doon sa 125 million na gastos. Doon na nagsimula ang panggigipit sa ano, sa KOJC at SMNI. Biglang binuksan yung kaso ni Pastor Hibuloy, tinanggalan ng prangkisa sa SMNI dahil lang doon sa gikan sa masa. Kung ang Iglesia ni Cristo pati ang Net 25 ni Soriano ay UNTV ni Soriano ay magsalita against sa gobyerno, i-expose lahat ng kabulastugan ng gobyerno, subukan yung gawin yon. Tingnan ko lang kung hindi yung mga simbahan ninyo isunod ng administrasyon. Yun ang pinupunto natin dito. Kaya si Morales, walang utak talaga yan, putang ina niyan. Ang sobrang galit niya sa SMNI at sa Kingdom of Jesus Christ. Eh, humahanap siya ng simpatsya dun sa ibang mga reliyon. Na akala niya, pag nagsalita siya ng ano, nagsalita siya ng maganda tungkol sa mga reliyon na to, ano na siya? Kumbaga, tatangkilikin na siya. Paano siya tatangkilikin? Jukebox king nga ang tawag sa kanya. Nagbebenta siya ng mga intel.
Oo. Di umano. Yan ang ano niya. Yan ang kanyang ikinabubuhay. Loko-loko na yan. Kaya kalokohan yung sinasabi niya na hindi kayang gawin ng administrasyon sa INC. Subukan ng INC na maging critical sa gobyerno. Sigurado ako. Putang ina sila na ngayon, susunod na kakanain ng ano, ng gobyerno. Ang sabi dito, akala niya kasi susuportahan siya ng ibang relihiyon. Akala niya talaga susuportahan siya ng ibang relihiyon sa katarantaduhan niya. Si feeling niya kasi, alam mo, ang laki ng naitulong ng SM9 sa iyo, hindi ka kilalang tao. SM9 ang nakatulong sa iyo. Kahit ako, di ko lahat ng mga ano mo, exposés mo, ang daming interviews ng SM9 sa iyo, hindi ka nga ini-interview ng ibang network eh kasi wala kang wala kang bilang, SM9 lang ang nagbigay sa iyo ng ano. Para ka rin si Bongbong Marcos, wala ka rin utang na loob eh. Matapos kang tulungan ng SM9 sa platforma mo, putang ina ngayon, galit ka na sa anila. Enough para sabihin mo na parang ang hina-hina nila kasi sila lang ang kaya ng gobyerno, ang iglesia hindi, ang dating daan hindi, ganun ba sinasabi mo? Subukan ng ibang mga relihiyon na mag-participate dito. Samahan nila ang SM9 at ang KOJC sa laban nila. Isang simbahan sumama sa KOJC. Oh. Tingnan ko lang kung hindi kayo trabahuhin ng gobyerno. Style nyo bulok. Tingnan mo lang eh. Ngayon lang yung mga Muslim na sumusuporta kay kay pastor, 'di ba? Ang ano na rin eh, yun nga lang, hindi talaga rin nila kaya. Hindi nila kaya ang Muslim, tsaka may sariling, may autonomy talaga yan mga Meron talaga silang sariling, kumbaga, mundo rin, may sarili din silang mundo na ginagalawan. Pero kung i-debunk lang natin yung sinasabi ni Morales na kayang gawin to ng administrasyon sa KOG, silang hindi. Kaya nilang gawin to sa lahat basta gusto nila. Sa nangyayari ngayon, nagnanako nga siya na ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon sa atin eh. Nagagawa nga nila eh, di ba? So, masyado lang tahimik yung mga relihiyon na yan lately. Hindi lang talaga sila, kumbaga takot lang talaga sila sa administrasyon. Subukan nilang bumanat. Subukan nilang magpakita ng hindi pagsuporta sa gobyerno. Bukas na bukas putang na yung mga simbahan yun na yung niraransak nila. Tama. Kaya wala talagang argumento yan si Morales. Walang argumento. Maling-mali yung pangmamaliit niya sa KOJC. Kaya dito tayo banas na banas diyan sa mga vlogger na gumagamit sa KOJC. Kasi harap-harapan ng binababoy ang KOJC ng mga idol ninyo, hindi ninyo binabanatan yung mga idol ninyo. Ang masama pa niyan, tayo pa daw yung gumagamit sa KOJC. Ginagamit lang daw natin. Ang KOJC. Ginagamit saan? Gago nga eh. Kaya sabi ko eh, paano ginagamit namin? Tulungan dito. Alam mo, nagkataon lang na ang KOJC, ang turing sa Banateros Pamilya. Yun. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni MJ Mondihar sa akin na dito sa SM9 sa KOJC, we are family. Pamilya kami. Kaya tutulong kami sa kanila sa abot ng aming makakaya kasi pamilya kami. Pamilya ang turing nila sa amin, kaya pamilya din ang turing namin sa kanila. Kahit hindi kami kaanib ng KOJC. So, kung sinasabi ninyo na ginagamit namin ng KOJC dahil lang sa mga pansariling mga vlogs namin, well, opinion nyo yan. Basta para sa amin, nandito kami kasi mahal namin sila at mahal din nila kami. Pinapakita ng KOJC at ng SM9 kung gano'n tayo ka-importante sa kanila. Ibalik naman natin, hindi kasi kami katulad ni Bongbong na matapos mong pakitaan ng maganda, tinabla pa SM9. Hindi tayo katulad ng ibang mga, katulad ni Morales na matapos tulungan ng SM9, hindi tayo katulad ni Morales na matapos tulungan ng SM9, tinabla SM9. Tayo ganun. Tayo, kapag katinayuan natin, sasamahan natin yan. Kahit saan tayo umabot. Kasi kung makikita ninyo, si Bantag, si Tebes, hindi namin iniwanan yan. Kahit matalo, si Isko, hindi namin iniwanan yan. Kahit natalo, hindi namin iniwanan yung mga yan. Yan yung lagi ninyong tatandaan. Ang Banateros, pag dumikit yan, hindi yan basta-basta bumibitaw. Bumibitaw lang kami kapag nawala na yung tiwala namin dun sa mga taong pinaglalaban at tinutulungan namin. Pag nakita namin na tarantado, dun kami bumibitaw. Kaya nga binitawan namin yan si Morales kasi alam namin gago eh.
Kasi nung una naman okay, interview pa ka namin yan eh. Pero nung nakita namin yung agenda niya, pangit na, na talagang papangit na ng papangit. Tsaka ito isipin nyo, kung talagang maka Duterte yan, ikaw ba naman ilalaglag mo, ilalagay mo sa kapahamakan ng Duterte? Diba sinabi niya sa Senate hearing? Eh di papuntahin nyo rito si dating Pangulong Duterte. Alam niya tong sinasabi ko. Eh biglang kinabukasan naglabas si Attorney Harry Roque ng statement na yung sinasabi, yung PIDEA leak na hawak ni Morales ay hindi niya pala daw natatandaan yun. So ano ibig sabihin mo, Morales? Gusto mong iharap? Gusto mong makuha or iharap si Digong doon sa Senate hearing para lang sa sarili mong pinaglala? Para lang mapatunayan mo at makumbinsi mo yung mga senador na totoo yung sinasabi mo? Eh, tapos nabalitaan namin, ha? Nabalitaan namin, di umano, na yung PIDEA leak mo na yan, kung saan-saan mo pala yan binibenta. Yes. Di umano, ha? Di umano, ha? Maraming mga nagsabi sa amin that inaalok mo pala yan kung kani-kanino. Inaalok mo pala yan kung kani-kanino. At inalok mo rin yan sa mga Duterte, hindi nila yan binili sa'yo. Yun, inalok mo rin yan sa mga Duterte, pero hindi yan kinagat ng mga Duterte. Yes. Ito pa pinakamalupit niyan, no? Na ang setup nyo ay kunwari hindi kayo magkakilala ni Marlica. Yan pa yung pinaka-setup niyan. Na kunwari hindi umano, ha, hindi wag natin na idamay si ano, wag na natin idamay si Marlica sa hindi, sa ano. Ang ibig ko bang sabihin, siya lang, hindi kay Marlica. Ang ibig ko sabihin, para pinalalabas niya na kunyari na hindi niya alam na bigla lang nilabas ni Marlica yung ano na yun, yung PIDEA leak. Diba? Sinabi niya yan, pero puta na, nagulat kami. Siya pala talaga ang may hawak niyan. Siya may hawak. Tapos, ng pamelis na yan. Ano na niya? Inaalok niya na. Inaalok niya na. So, totoo nga yung mga... So, marami kaming nababalitaan na mga about sa kay Morales. Kasi ganito yan eh. Kapag, katulad niya ni Cathy Binag. Nakita namin kay Cathy Binag na talagang sincere at totoo yung sinasabi, no? Kasi wala talagang wala yung pa, alam mo, kahit anong galing ng isang tao magsalita, kapag nagsisinungaling ka, lalabas at lalabas yan. O, may nagsasabi, kaya nababawasan nanonood sa SMNI. Eh, wala naman kami problema kung mabawasan yung manood sa SMNI kasi ang SMNI hindi naman nagmamakaawa yan ng views sa inyo eh. Kung kaya nyo manood, okay lang naman, nasa sa inyo naman yan eh. Tsaka hindi naman kami ang may-ari ng SMNI. Tsaka channel namin to, wala labas ang SMNI dito. Masyado lang kayong ingitero. Dahil nasa SMNI kami, feeling ninyo masyado kayong masyado kayong utog na utog at taintay. Di ba gusto nila mangyari, magalit ang SMNI sa nyo, atin. Ang gusto nyo mangyari, siguro mangyari yun nga, magalit ang SMNI sa amin, sa mga pinagsasabi namin, ang KOJC. Unang-una sa lahat, we do not represent them, we help them. Hindi lahat ng mga sinasabi namin at galaw namin ay opinion ng SMNI. Kaya nga, ang Banateros, sa simula ng Banateros, lahat ng opinion ng mga host sa show na to ay labas ang SMNI, di ba? Yun yung laging sinasabi doon. This is our personal opinion. This is not the position of SMNI. Tama. Oo, yun lang po yun. Kaya kayong mga bobo kayo, you always associate yung SMNI sa amin. Siguro inggit na inggit kayo dahil yung mga idol ninyo wala dito. Hindi na namin kasalanan. Hindi namin kasalanan yun. Problema na nila yun. Ngayon, kung bakit... Dahil kami, nagsushow ang Banateros, ang purpose namin is maglahad, maghatid ng komentaryo sa inyo. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ganun yun. Oo. At suportahan. Sabi niya, kaya nga nahahati na tayo. Hindi, kayo lang ang umahati. Kayo lang nahahati. Wala, hindi kami nahahati. Kayo lang ang nahahati. Kayo lang ang nahahati. Oh. Kami, solid kami. Ganun, no? Waxies. Kayo lang ang nahahati. Yung mga tanga na nanonood sa tanga at hinahati ng mga tanga, kayong mga nagpapahati at nagiging partisan, kayo ang humahati, hindi kami. Nahahati. Dahil kami, sinasabi lang namin yung mga nakikita naming mali. Hindi kami katulad nung iba na for the views, ayaw sitahin si ganito kasi may mga viewers siya na follower din na ganito na pag binanatan niya mawawala yun sa kanya. Doon sila takot. Kami hindi takot doon. Hindi, uso kasi yung ganun eh. Ugali ng Pinoy yun eh.
na gusto, ano, uy, kampihan mo si ganito kasi kala, ano yan, sa atin yan, sa atin yan. Kalaban ni Marcos saka yan. Hindi takot ang, ano, hindi takot ang SMNI na mawalan sila. Putangin na, lahat nga, kinukuha na sa kanila eh. Lahat na nga eh. Diba? Kung sakali man, mawalan ng viewers o mawalan ng, ano, ang SMNI, ano yan, titindig yan sa katotohanan. Ang SMNI, nandiyan dyan yan para maghatid sa inyo ng totoong mga balita. Whether manood kayo o hindi, ipagpapatuloy ng SMNI. Mantakin mo, walang kinikita ang SMNI for the longest time. Dahil hindi sila nakakapag-air on national TV, wala silang mga commercials and all. Doon lang naman kumikita ang mga network. Pero nakita mong SMNI, tuloy-tuloy pa rin sila. Kaya whether kayong mga kupal, umalis kayo at di kayo manood, the show must go on. Dahil hindi namin to ginagawa para sa mga ayaw sa amin. Yeah! O, ginagawa namin to dahil ito yung tama. Ayaw mo man o gusto mo, ito yung tama. Kaya ito yung ginagawa ng Banateros at ng SMNI. Tama. Yun ang lagi ninyong tatandaan. Hindi kami dito for the views. Kahit walang manood, okay lang yan. Walang ka-problema yan sa Banateros. At least kami, nasasabi namin kung ano yung alam namin totoo. Diba? At least kami, eh, yung iba dyan, ay, adik si Marcos, adik, nyur, 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 nyur. O, paulit-ulit lang, araw-araw, ganun. O, may nangyari ba? Ngayon, diba, sinasabi ni Bisda kay Banatbay, Banatbay, ba't mo ako laging binabanatan? Bakit? Kapag binanatan mo ba ako, mababago ang, ano, ang presyo ng bigas? Tarantado, tanga ka. O, bakit ikaw? Mababago ba ng puro bangag mo, puro lisa palaka, pakukak-kukak mo ang presyo ng mga ano, ng bigas sa Pilipinas? Tangina mo, fuck you. Galit. Ay di sinalay mo. Sinalay mo, sinasabi, wala kaming hinahati dito. Wala kaming hinahati kasi okay lang naman sa amin kahit i-follow nyo sila o hindi. Basta kami, sasabihin namin yung nakikita naming mali. Eh, i-correct nila yung mga napapansin namin sa kanila, i-debunk nila, hindi yung sasabihin mo, bakla si ganito, shotan JC Banatbay kaya binigyan ng motor. Tulong sense nun. Sense nun. Di ba? Gago. Binigyan namin kayo ng ano, binigyan namin kayo ng bagay na pag-iisipan ninyo, ito ginagawa nila, ganito. O tapos hindi nila kayang i-counter yun, ang sagot nila, bayaran ka. Bakla yan, magshota yan, si ganito at saka si ganyan. So ganyan ba yung mga follow, pina-follow ninyong mga vlogger? Ano ibibigay na content sa inyo yan? Puro chismis. Hindi siguro, baka gusto nila, alam ko na kung bakit ganyan sinasabi nyo. Baka gusto nyo, yung ginagawa sa aking kabutihan nila Banatbay at ng Banateros, baka ano, baka gusto nila, dapat sa kanila din. Ngayon, bigyan sila ng laptop, binigyan sila ng GoPro, binigyan sila ng ano, oy, tsaka yung motor, hinuhulugan ko yun, gago. Eh, alam niyo, sa totoo lang, dito sa Banateros, nagmamahalan talaga kami. Oo, walang naiiwan, sama-sama lahat. Walang naiiwan sa amin. Walang ano, ganito kami, wala kaming pataasan ng isip. Banatbay, never niyang in-impose na boss siya. Oh, yun. Ang tawag namin sa kanya, boss. Pero never in-impose ni Banatbay na boss siya. Talagang ano siya, talagang si, ano, si Banatbay, kapatid ang touring sa amin. Yun yung wala kayo. Yun yung wala sa mga grupo-grupo ninyo. Kunyari pa kayo na hindi ako kontrolado ni ganito, ni ganyan. Ba't nakikialam kayo sa ano? Hindi kontrolado eh, ba't nag-iiyakan kayo? Hindi kayo kontrolado, ba't nag-ngawa-ngawa kayo? Tapos yung boss nyo, tahimik. Yung boss nyo, pa-share-share lang ng mga content nyo kasi hindi niya kaya mag-content tungkol sa Banateros. Kaya yung mga ano nila, content nyo na lang sinishare-share niya. Hindi kasi, ako tahimik. Ano masa- hindi ako babanat sa kanila. Bataan ko lang ang babanat. Anong saysay? Anong saysay nung ginagawa nila na... anong saysay nung ginawa niya na gumawa siya ng account? Tapos para mag-comment ng hindi maganda tapos ipopost mo. Oh. Yun yung bulok talaga sa ginawa bulok niya. Bulok na sistema. Tsaka yung gumawa ka ng fake account para magpanggap ka na ako, magko-comment ka ng masama tungkol sa Bisaya, tapos malalabasin mo na inaapi ng Banateros ang Bisaya. Kaya dapat maging persona non grata tong mga to. Wow! Tang ina niya. Tang ina. Ganong kababa ang utak ng ano ninyo. Hindi niya kayang lumaban ng patas kaya gagawa ka na lang ng issue at istorya. Tang ina. Ganun ka bopol siya mga hinahati. Gusto nyo ba na may mga fake news sa hanay natin?
galit tayo sa fake news na, na mainstream media, tapos meron kayong pinafollow na DDS kuno na fake news. Gumagawa ng mga account para magpaawa. Kunyari, inaapi siya, minumura siya lahat ng Bisaya, inaaway ng Bananeros. Wow, ako. Na kami, meron pa siyang ginawang account na ano, na hindi din akin, pero nagmukha kasi profile picture ginamit akin. Ang nakalagay doon, kaming mga Banateros ay binayaran na kami ni Lisa Marcos ng 20 million. Kaya tinatamad na kami magpunta sa SMNI. Oh yeah. May ganun pa. May oh yeah pa. Pungin ang ina. Tapos pinost niya yun. Kaya sabi ko, gago ka. Hindi ako nag-oh yeah. Tsaka putang ina una sa lahat. Hindi ako yan. Walang space yung pangalan ko. Puta, biglang tinakedown niya yun. Tapos... Yeah. Tapos gumawa siya ng panibagong ano, gumawa siya ng panibagong account na Boss Dada din, na mukhang parehas na. Oh, tapos yun naman sinabi niya na, bobo ka kasi Bisaya ka. Tapos pinost niya, lahat ng Bisaya, minumura nito kung gaganto, bla bla bla, dapat ito maging persona ng grata. So, talagang pinipilit niyang i-push yung ang Banateros, inaapi siya, kaya kumukuha siya ng simpatsa. Eh kung meron kang subscriber dahil lang sa, ano, dahil lang sa simpatsa, eh ano, ano sabi niya? Ah, okay. Kung kumukuha siya ng subscriber dahil lang sa simpatsa at sa paawa, eh, ibig sabihin, hindi siya pina-follow dahil gusto siya. Oo. Pina-follow ka dahil naaawa sa'yo. Naaawa lang sa'yo. Yun lang yun. Hindi dahil gusto nila yung ginagawa mo, yung komentaryo mo, yung pagla-livestream mo, dahil naaawa sila sa'yo, dahil feeling mo at pinapalabas mo na inaapi ka. So, ang subscribers mo ay naaawa lang sa'yo. Hindi sila talaga nagagalingan sa'yo. Dito sa atin, okay lang. Kahit po, ano, umalis, walang problema. Mas na importante, eh, ang natitira sa atin, solid. Oo, oh, okay lang yan. 500 na nanonood. Walang problema dyan. Masaya, masaya na kami dyan. At least, totoo yung mga yan. At higit sa lahat, hayahay ang buhay namin. Tingnan nyo kami, oh, pag ganito ganito. Yung iba dyan, sumasama pa sa rally. Tapos, sinita daw ng pulis na mutla. Sinita ng pulis na mutla? Sino? Si BMR. Ano? Sinita daw ng... Saan? Doon, kila Morales. Ah, sinita ng pulis. So, tapos na mutla. Sino sabi na mutla? Yung mga viewers. Gago paano yun, na mutla? Eh, nilapitan sila. Ang daming pulis. Oh. Eh. Akala siguro niya, porket nilapitan sila at sinita sila, pupusasan na sila. Hindi niya alam na sisitahin lang naman sila. Okay. Siguro nasa isip niya dahil wala nga siyang alam. Eh ano? Bobo yun. Putang ina nun si BMR. Lintik yun ang pinakabobong vlogger na nakilala ko. Hindi naman sa pag-ano. Si Bisda kahit na mapapaano, kaya niya nandalin yung sarili niya. Pero puta yung BMR na yun, pul-pul yun. Hindi kasi kanya-kanya sila ng ano. Yung pwede sa totoo lang, yung Bisda kahit papaano, may galing pa naman ng konti yun eh. Pero puta itong BMR, wala talaga. Walang kalidad talagang hayop. Kanya-kanya sila ng strategy. Puro po, magaling lang yan magpalimos. Si BMR, ang galing manguto, ang galing mangmalimos sa live. Si Bisdak naman, ang galing manira ng kapwa vlogger. Diba? Eh, naninira ba si Bisdak? Parang hindi naman naninira si Bisdak. Tangin na, yung ginawa niya kay Master Judea. Ah, sa ano? Sa, hindi sila, hindi sa vlog. Oo nga, hindi nga sa vlog. Kanya-kanya nga sila ng diskarte. Si BMR, si Bisdak, ayaw niya nasasapawan siya. Gusto niya lagi siya yung bida. Si BMR naman, gusto niya palagi paawa, puta pera-pera talaga yun. Views ang yung BMR, pera-pera talaga yun. Putang ina nun, patay gutom talaga yung vlogger na yun. As in, sobrang mga pera talaga. Saka binayaran kami ng 20 million. Walang argumento yun pag pinakinggan nyo yung mga, kaya puro clickbait yun eh, dahil walang laman yung vlog nun. Pag tinignan nyo yung mga analysis niya tungkol sa mga bagay-bagay, putang ina, binayaran kami. Narinig lang niya sa iba. Iba-vlog niya na. Narinig lang niya sa iba. Iba-vlog niya na kung ano yung sinasabi ng iba, yun din ang sasabihin niya. Tapos palpak pa. Tsaka talagang ano yun, palimos lang talaga na mamalimos lang talaga yun. Alam niyo yung about sa 20 million na binigyan daw tayo? 20 hindi. Million? Hindi, yun yung sinabi nung, yun yung ikinoment niya na kaya daw tayo tinatamad na magpunta sa SMNI dahil, yun nga, mayaman na tayo, anak man tinapay. Tinatamad di araw-araw tayo na sa SMNI. Kaya nga, bobo rin eh. Kaya nga sabi ko nga, tanga talaga. Kaya ako, alam mo na ang target niya is magalit talaga SMNI sa atin, tanggalin tayo. Para masolo niya. Kagaya ng ginawa niya kay Master Judea. Alam mo, alam nyo sa mga hindi nakakaalam dyan,
Ang gusto kasi mangyari ni Bisdak, ano bang tunay na pangalan? Gusto ko i-mention tunay na pangalan niyan eh. Kasi baka may nag-aabang ng tunay na pangalan niyan. At baka, ay nga pala, takot pala sa mga kaso yan. No? O kaya hindi mag-ano yan. Tawag dito, ang ginawa niya kay Master Judea, ano siya eh, lumapit siya sa pinaka matataas. Confidential na din yan. Pero may ginawa yan na, ano, may ginawa yan na malupit. Kaya si Master Judea, late na namin nakasama dito sa KOJC at SMNIO. Kasi basta hinarang niya. Kasi gusto niya siguro, siya lang. Kesyo si Master Judea, hindi naman daw nagko-content tungkol sa KOJC. Bakit kasama? O, yun yung mga question siya nung unang nakasama namin si Master Judea. O, parang noong si Master Judea, yung ano yan eh, alam ko nung... Saan ba kami nagpunta noon? Basta parang nasa ano kami noon eh, nasa Davao. Yung Davao, yung gikan sa masa sa Davao del Norte, Kalabahib. Oh, wala pa ako noon. Oh, doon nagsimula yun. Pero nakita nila na kasama na si Jay. Ayun na, as in, hindi naman ano yan si Jay. Hindi naman nagki-KOGC yan si Jay. Ganun siya. Oh, mahilig siya sa ganun. Oh, yung parang ang masama noon na kinakausap niya sila Brothers Travelers, yung mga kasamahan niya na nagkukwento rin sa atin. Kaya nalalaman namin na talagang siya yung anay talaga na inggit na may ibang nakakasama. Eh pucha, lahat lang mga kami inimbita lang diyan. Tsaka hindi rin naman sila makikilala kundi dahil sa inyo. Hindi na yun eh, hindi na yun. Si BMR talaga. Si BMR, ako talaga nagpumilit na isama siya. Kasi matatandaan nyo, si BMR nga yung pinag-isipan pa siya ng KOJC nung doon sa Liwasang Bonifacio na spy ng mga Marcos eh. Doon ako naawa sa kanya eh, kasi pinagkamalan daw siyang spy ng mga Marcos. Tapos sinaras daw siya doon ng mga, ano ka, sino ka? Yung tanong totoo kasi, kaya yun. Hindi, ano, totoo talaga. Kasi sabi nga niya, hindi, DDS ako, ano, Duterte ako, blablabla, nagpa-ano siya. Kaya nung nalaman ko gano'n, naawa naman ako, nung in-invite kami. Hindi kaya dahil kamukha niya si Ninyo. Nung in-invite kami, ayun, hindi nga dahil nga doon sa ginawa ni Ninyo, sila... Yung ginawa ni Ninyo, akala spy siya. Kasi hindi naman nga siya kilala eh. Marami ng subscriber yan, hindi naman kilala yung ulo pong na yan. So, nung in-invite tayo rito na hindi naman makakasama si Buster TV, merong open na slot, sabi ko, baka naman pwede sama na lang natin tong si BMR. O, kasi solid naman to, kasama namin to kay Isko, hindi talaga kayo iiwan nito, maayos to, kaya sama na natin. So, nasama siya sa unang mga set ng mga vloggers na nagpunta dyan sa KOJC para mag-cover. So, ayun. Yan kaya yung si BMR, wala yan. Wala naman yan talaga dito in the first place. Kaya ngayon panatag yung KOJC kasi sila kasi kahit tulog na yung mga member, bibidyohan, ilalive. Diba? Parang wala na silang privacy. Maya't maya nakalive, nakita nyo kami pag naglive kami, nasa isang lugar lang kami. Hindi kami paikot-ikot. Tsaka ito, ako nga, kabado pa eh. Nagtatanong pa ako kay Labos Dada, maglalive ba ako? Pwede ba? Lagi kami ganun. Lagi kami ganun. Yung mga yun, walang regards yun. Basta mag-live yun. Kami. Tapos lahat, inaabala. Kahit mga may nagtatrabaho, interview ng interview. So, hindi tayo ganun. May hiya tayo ng content. Sa kaya, grupo namin, tatanungin ko. Kahit yung Coach. Pag-post, tatanungin muna na yun. Pwede ba mag-post? Pwede bang ganito? Pwede bang ganyan? Nagtatanong kami, courtesy. Kasi nire-respeto namin yung KOJC. Courtesy ang tawag doon. Oo, kasi baka mamaya, siyempre, alam naman natin na pinag-iinitan na nga sila. Tapos, ikaw, basta-basta ka lang, iniisip mo lang, revenue, views mo, pangit ng ganun. Isipin mo rin. Revenue, tsaka views lang talaga, kita mo nga, oh, binanatan ni Morales ang KOJC, hindi talaga, nila pinagtanggol. Ayun na yung patunay. So na, yun talaga, dun mo malalaman na itong mga grupo na to, for the views talaga. O, kaya nga, di ba, hinamon naman natin sila. Yan, si Bisdak, hinamon natin. O, banatan nyo si Morales. Sinabi ni Morales, ganito, ganyan, KOJC. Tsaka mahilig sila sa ganito. Guys, may paparinig ako sa inyong video. Mahilig sila sa ganito, guys, oh. Ito, dito ko iritang-iritay. Dito sila mahilig, oh. Pakinggan nyo to, ha? Pakinggan nyo to. Sumbat. Alam niyo yung sumbat, to? Pakinggan nyo to, ha? Hindi ko napapakita yung mukha sa inyo, pero ganito sila, oh. Tapos, ano plano, mga kaibigan?
nasa 8,000 to 10,000 on the spot yun. Sabi na hindi namin kaya yan. Si Co-op, hindi niya hindi sapat ng kanyang pera para magpamasahin ng ganun. Kaya, mga kaibigan, tradies ho kami sa Bailan. Sabi namin, ito lang yung kaya natin. Sumakay kami dyan sa PTX. Dyan sa PTX ho. Galing mo malimos. Sumakay kami dyan sa PTX. Basta magtandang. Three days ho kami. Wala pala kayong pang aeroplano. Pero sabi ko, okay lang. Titiisin ko to. Wow. Okay. Kasaranong titiisin ko to, sir. Magkano ang pamasahin? Punta sa English, please. Ano ba? Actually, siguro mga Bernie Fernandez. Siguro muna. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam from here. Kaya kaso, siyempre, pagdating doon, mag-hotel kami isang gabi. Kasi pupunta kami doon mamayang gabi, bukas na umaga. Tapos isa, di ba, siyempre, 17 pa yan ang tali. Ang may isugrali. So, mag-hotel muna kami ng isang gabi doon. Okay, hindi ko alam kung magkano ang pamasahin. Kasi, hindi pa ako nakapag-travel from PTX, from Maynila. Kasi dito kami sasakay sa pasapasay. Ang tanga mo lang, analis ka, hindi ka nag-re-research kung magkano ang pamasahin. Hindi si BMR to. I have no idea. Pakita ko na. Hindi mo munang pakita. Baya mo lang. Pasikati mo pa yung putang ina niyan. Sa bagay. Doon na hotel kami. Isang gabi. Okay lang, mga kaibigan. Sabi ko, okay lang. Actually, talagang ganun talaga eh. Tapos babalatan pa kami. Okay lang. Okay, basta ang akin. Sabi ko, siguro, darating yung nasasagot kami sa mga bagay na hintayin muna natin. Gago, di kayo sumagot sa mga bagay. Naging okay na ang lahat. Gumawa kayo ng chismis. Okay. Pag naging okay na ang lahat, hintayin nyo lang. Diyan kami sasagot. Pero at least time, no. Tsaka po, tangin na mo, kahit hindi ka sumagot, di ka namin kilala. Gago ka ba? Sino ka ba? Who you? Po, tangin na mo. Di ka naman si Bongbong Marcos, gago. Sikat ka ba? So, meron pa siya. Sasagot kami sa takdang panu. Tangin mo. Sikat ka ba? Sikat ka ba? Sino ka ba? Sasagot sa takdang panu. Fuck! Shit! Baka mahiya ka sa balat mo. Okay na ito? Okay. Sasagot sa tamang palaon. Sikat ka ba? Tinanong pa siya dyan eh. Magkano pa pamasahe papunta sa ganito? Ay, hindi ko alam eh. Kaya hindi ko alam ang sagot nila is because para makakuha sila ng marami pang mga pledges. Tangan na niyo, pera-pera lang naman kayo. Sa amin dito, marami nagbibigay ng pera sa amin dito sa mga channel namin. Dahil po, tangan na, maiyaman yung mga subscriber namin. Kaya gigil na gigil sila dun sa ano eh. Kasi kaya gigil na gigil sila dun sa pa-Olympics ko. Kasi ano eh, gigil na gigil sila sa Olympics dahil tayo na yan. Yun ang target nila, pera eh. Kaya pag kami mga ibang vlogger na kumikita, puta, inggit na inggit yung mga yan. So, mamatay-matay sa inggit yung mga hinayupak na yan. Maniwala kayo. Ang pinagtanong ko dito, ba't kailangan mo isumbat yun? Kung pumunta ka ng Davao, gumastos ka ng ganito, bakit may nagpapunta ba sa'yo? Inobliga ka ba? Ganyan na ganyan nga yung style nila nung doon sa ano, doon sa Tacloban, di ba? Na parang kami, ano kami dito, napunta kami dito. Tapos, putya, mga nagpapataasan lang kayo ng ihi, wag na. Kayo-kayo na lang, gumanon pa, di ba yung boss nila? Na siniraan yung maisog na mayroon daw spy sa loob ng maisog. Tanga rin ang puta. Ay ko sa inyo yung mga yan, mga ano yan, mga loko-loko na mga vlogger yan. Kung yan, laking katangahan. Ako, di sa totoo, siya lang, ako pa nga, tangan na, lagi ako nililibre. Wala na, yung mga ini-interview nila ng mga dabawenya, wala na. Ay, kasi nagpunta na tayo dito, nandito na tayo, nag-interview rin naman tayo mga tao rito, lalo yung mga nakakilala sa atin. Hmm. Oh, tsaka wala akong nakikitang pangit tanggap sa atin. Pag nagpunta tayo na, siguro pumunta tayo ng SM ngayon, ang daming magpapapicture dyan. Oh, actually. Oo, kahapon pumunta kami sa ano, daming nagpapicture. Nasa barge nga lang tayo eh, nasa barge tayo papunta ng Samal. Punta sa barge lang, daming nagpapapicture. Sa barge tayo. Lang eh. Nakakala namin, hindi naman kami kilala. Paglabas namin ni Banat Bay sa kotse, ayun na, susunod ka pa nun, di ba? Oo, kaya hindi na ako lumabas eh, kasi nakita ko eh. Uy, dami. Hindi naman namin din pinagyayabang yun. Ang amin lang, isang malaking fake news na nagagalit sa amin ng Davao. Paano nagagalit sa amin ng mga tao sa Davao? Mahal kami ng Davaoing nyo. At hindi naman namin... At mahal din namin sila. Lahat ng Bisaya. Lahat ng Bisaya, mahal namin yan. Never namin yan binastos. Mahal namin ang, kahit Bisaya, Ilocano, Cachabacano, lahat yan. Mahal lahat ng Barateros yan. Kasi Pilipinas nga eh. Ang tinutukoy namin Pilipino sa mga video tayo. Namin na mga tangang Bisaya,
Sila yun. Si Bisdak, papangalanan ko para mas malinaw. Bisdak, yung tropa nila mukhang singaw. Tsaka po yung si BMR at yung babae na mukhang bakla. Yun. Yun ang mga tanga. Hindi yung buo. Tanginan yan. Ay, lahat ng buong Bisaya, no? Gagawin. Bawa, epic eh, no? Persona non grata. Puntahan na kung bago-bago mo kami persona non grata. Akala niya ganun siya, akala niya ganun siya kalakas na pakikinggan siya ni Maste. Na ay persona non grata tayo sa Davao. Tanga mo. Hindi mo pa nga nakakausap pagkakasama yung tao, tangina ka. Tangina. Magpapapersona nung grata ka, nagago. Nakaharap niya na si PRRD, malakas na siya sa Duterte. Tangina mo, isang oras, isang beses mo lang na-encounter yan, putay na sa tulog. Sa tulog ba ni Pastor? Sabi ni Barat Bay, babae ba yan? Ewan ko, Barat Bay, parang siyang bakla. Oh, ay, naku. Ba't ba kayo daw? Ano no? Ba't nyo daw kasi inubos? Ang alin? Inubos ang alin? Inubos daw natin ang alin? Inubos ang ano? Inubos namin ang pakulay? Inubos namin ang pakulay? Eh, wala kayong magagawa. Mahihiyapan yung mga nanonood dito. Wala. Eh, mga professional at mga... May mga kaya sa buhay yung mga nanonood sa amin. Tsaka na-appreciate nila kami dahil siguro mas may natututunan sila sa amin kaysa sa inyo. Mas may kabuluhan dahil yung mga sinasabi namin. Boring ng mga content nyo. Wala naman kayong ginawa kundi... Tumawa. Tumawa lang ng tumawa. Tutang na baluktot yung mga dila nyo, eh, wala kami magagawa. Oh. At puro paaway pick. Hindi alam nyo, ang paaway pick, sa una lang yan gumagana eh. Bandang huli, ano rin yan eh. Papangit din ang papangit kasi nakakaumay. Biruin mo ah, halimbawa about sa hair follicle test. Then Nanay Morning Jew, dito naman to kay Jay, di naman akin to. Kay Jay naman to, sa akin wala na yan. Kasi tsaka trip pa ni Jay yan eh. Tsaka trip ko pa eh. Trip pa ni Jay ang... Pag hindi ko na trip yan silang... Mangulit eh. Na ano, na banatan eh, hayaan ko na yun sila. Ngayon trip ko pa eh. Pero ako wala. Alapit-lapit lang ng Jollibee lang oh, meet up, hindi naman sila nagpupunta. Eh akala ko kasi taga rito, hindi naman pala taga sila taga rito. Eh, try ko nga minsan pag napadaan ako ng Tondo, kasi taga Tondo daw si BMR eh. Mag-live ako doon, no? Ang dami ko pa naman tropa doon sa Tondo. May kapunta ka dito. O, ayan. Ewan ko, tangan na yun lang malabnaw na taga Tondo. Siguro laruan yan doon. Siguro kada, ay siguro kaya siguro grabe magpaaway pek, no? Kada labas ng bahay, may binibigay na ang toll gate. Ay, toll! Toll, gusto toll! Bibigis lang ako. Ito toll, pang ano, pang gin, oh. Ito, 100 pang gin, ha? Padaanin niyo ako mamayang hapon, ha? Pag-uwi ko. Bibili lang ako ng gamot. Bibili lang ng gamot si Mas Dada, no? Si Banat Bay kasi, yung si Banat Bay. Ikaw naman kasi Banat Bay. Bakit ako lang kasi ang binigyan mo ng laptop? Bakit ako lang kasi binigyan mo ng GoPro? Ayan tuloy. Ha? Sinasabing juwa daw kita. Alam ko lang puta kita. Alam mo, Bista. Ang pagiging tanga, ibigyan din ng araw-araw. Ha? Kasi napapanis yan. Ito na naman tayo. Putay la. Magtitripan ko na naman kayo. Wait lang, ayos natin to. Wait lang, ha? Ayos natin. Alam mo, Bista, kung hindi ka sandamakmak na tanga, alam mo nang bubo ka, hindi mo pa alam. Ha? Hindi mo kalibil si Banat Bay. At hindi mo rin kalibil ang Manatiros. Kaya huwag kang assuming, ha? Huwag kang assuming. Nyor-nyor. Nyor-nyor. Dahil wala ka lang narinig sa video ako ni Nyor-nyor. 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 Tapos bandang uli, binayaran daw kami ni Lisa ng 20 million. Putang ila, wala na akong pagbayad sa iluupahan ko. May 20 million pa kami. Aba na ko. Alam mo, Bisdak, ito ay maipapayo ko sa'yo. Ha? Hindi porkit nagpagupit ka, ha? Gumawa po ka na, putang ila ka, mas lalo kang pumangit. Putay lang, magtitripag ko kayo. Tapos, ang mahirap pa sa inyo, nag-recruit pa kayo ng mukhang tuko.
Buta na lumabot tayo, may comment lang. Lalo, my check. Meron ba? Ang hirap sa inyo, ha? Ang hirap sa inyo, mga bisdak heroes. Nang gaya na nga lang kayo ng pangalan, gusto niyo pang gayahin ang kagwapuhan namin? Eh, kaso pangit kayo. Sorry kayo. Tayo lang. Labit-labit lang ng Jollibee. Oh, pagbaba namin ng hotel, Jollibee na. Asa na kayo? Kung talaga matapang kayo, halina, magsuntukan tayo. Tangin na itong mga to. Tulong kisamputan, nag-recruit na nga lang. Nag-recruit na nga lang kayo, babae pa, mukha pang lalaki. Pagkabalan ko pang bakla, babae pala. Sabi ko kay Manat Bay, binibira tayo nung ano, binibira tayo nung mga siraulo. Sabi ko, sabi ni Banat Bay, ayan mo na yan, matulog, ano lang tayo, mag-enjoy na lang tayo dito. Sabi ko, oo nga lang. Sabi ko, ay putang na, Banat Bay, nag-recruit sila ng bakla. Biglang may nag-chat sa akin, gagawin hindi yung bakla, babae yan, na babae pala yun. Sabi ko, kala ko bakla, gagawin mo kang lalaki, may Adam's apple, tatlo. Adam's apple, tatlo? Ayop na yan. Dilike mo pa si Adan. Si Adan, isa lang yung Adam's apple. Tapos siya, tatlo? Ayop na yan. Tapos sabi ko, ala, may na-recruit ulit. Oo, mukhang ano, mukhang tuko. Oo, mukhang tuko na nagpapaaway pek. Ano daw, nasagad na daw sila. I am bored sa imo mga dudong. Mga dudong dudang, ha? Akalain nyo yun? Akalain nyo yung bistakeros? Halimbawa, imbitaan, pumunta kayo ng Tagig. Baka nga, Tagig, hindi kayo makaapak sa Tagig. Pero kami, makakaapak kami kahit saan kami, kahit saan namin gustuin. Ayun, galing. Huwag kayo magbibitaw ng salita na sagad na kayo. Huwag kayong sagarin. Putangin na, sino kayo para katakutan namin? Yan ang tanong. Sino kayo para katakutan namin ng Banateros? Putangin na, mga clone lang namin kayo. Alam niyo yung clone? Ha? Ha? Alam niyo yung clone? Putay na, saan ba nang galing yung bisdakeros? Ginaya nyo lang sa amin yan. Oh. Ha? Oh, ha? Oh, oh, ha? Wow! Alam nyo, mas maganda. Ito gawin nyo. Punta kayo kay ano? Punta kayo kay Mike Abe. Paturo kayo. Paturo kayo sa kanya kung paano mapansin ni Lisa Araneta Marcos. Malay nyo. Diba, kapag binayaran kayo ng tig-tig pa 5 million ni Kuka, sabi mo, diba, Kuka, no. Malay mo, kapag nabayaran ka ng 5 million ni Kuka, kapantay mo na si Banat Bay. Ha? Makakapag ano ka na rin, makakabili ka na rin sa sakyan. Ha? May ano ka na rin, may bodyguard ka na rin. Inis na inis kay Banat Bay eh. Nagutay na. Uy, si Banat Bay, noon pa man, may pera na yan. Nagsikap ng gusto yan. Ah, nagsikap ng gusto yan. Hindi yan ng orakot, hindi yan ng budol kagaya nyo. Putang ina kayo, may mga record kayo sa pangbubudol ng pera sa mga OFW. Tapos ibabaling nyo kay Banat Bay, ibabaling nyo sa amin, anak ng teteng na ano. May kabis... Di, si Mami yan. Kilala ko yan. Wala pang bisdak Eros, AJ. Kabisdak na pangalan yan. Matagal nang ano yan. Matagal ko nang kilala yan. Hindi nila member yan. Oh, hindi nila member yan. Si Mami Bisdak naman yan. Wala pang ano pa lang si Bisdak noon. Nangangalakal pa lang noong mga panahon na yon. Bisdak na pangalan yan sa YouTube channel niya. Oh, hindi yan. Hindi nila member yan. Ay, naku talaga. Minsan natatawa na lang talaga kami sa inyo. Oh, sasabihin nyo, hindi kami tunay na supporter ng Duterte. Pero, nakakasama namin ang Duterte. Ano, talaga nakakapagtaka eh. Diba? Nakakapagtaka eh. Oh, ito, sabi ni Banat Bay. O,
Hoy, wala akong pera. Ayan na naman kayo. Wala, sige na. Pulubi ka na nga. O, ikaya na nga. Sige na. O, mahirap na si Banat Bay. O, si Bisnak na ang mayaman. Aban ako. Aban ako. Mas mayaman na si Bisnak kaysa kay Banat Bay. Aba, o yan na. Bisnak, binigay na ang trono sa'yo. Aban ako, baka hindi ka pa masaya. Hayop ka, magbigti ka na. Oh, magbigti na kayo, ilang kayo? Si BMR, ikaw. Tapos yung nirecruit mong mukhang bakla na may tatlong Adam's apple. Tapos yung mukhang tuko. Yeah, magbigti kayo sabay-sabay. Ay, talaga, laptop talaga ito, mga putangina. Putangina, no? Ako, isa lang Adam's apple ko. Yung nirecruit nyo, tatlo yung Adam's apple. Tapos nagulat ako, babae pala. Akala ko talaga, lalaki. Wizard na yan. Hindi naman kami pala patol sa babae. Tsaka ito, ang pinagtataka namin, ang nabanggit lang sa mga live namin or live ko ay si Bisdak or Bisdakeros. Hindi naman namin binabanggit mga channel nila, pero nakisawsaw. Bagay, ngayon talaga pag sikat, oh, sikat kasi ang Banateros eh. Sikat kasi Banateros eh. Alam niyo kung bakit ano? Kung bakit mataas yung views nila kaysa sa amin. Alam nyo kasi ganito yan. Mahilig din kasi ang mga Pilipino sa mga endangered species. Mahilig sila sa mga endangered species. Alam nila na hindi na nagsisink in yung lahi ng Bisdakeros. So sila-sila na lang talaga. Ganyan na lang talaga yan eh. Wala ka nang makikita kahit sa ang lupalop. Sa mindset pa lang, nag-iisa yung mindset nila. Sa utak nila, wala naman silang utak. Este, may utak naman pero medyo tagilid minsan, paiba-iba ng angulo, minsan pa north, minsan pa west. Pawes. Ah, pawes ha. Minsan pawes, minsan pa north yung utak nila. So doon pa lang wala nang kapareho 'yun. Sa mga sinasabi ganun din eh, balog-balog-balog-balog yung dila. Hindi mo malaman kung Muslim ba, kung Bombay ba, putang ina. Oo. Okay na nga ngayon, nagpagupit na kahit papaano, nagmukhang tao. Oo, pero yung pagsasalita, di mo alam kung Muslim, Indiano ba. Kulang na lang, mag-alok na lang ng ano eh. Meron akong kumot, kasya sampu, wala na kaiga, lahat na katayo. May tubig ko. Ang daming pulis sa baba. Mukhang uhulihin na ako ah. Ano ba yung pulis? Ambulansya. Ay hindi, mga mobil. Nakalive ka ba rin? Ano naman? Binabanatan ko yung ano eh, yung mga Bistakulos. Nakalive ka ba rin? Puro naman yung ano, 11,000 na pakulay. Hindi, sabi ko kasi, yung ano, ah, nakamute ako. Sorry. Nakamute pala ako, sorry na. Share ko na ako. So, tuwin tayo ng 5:30, ha? Low. Meron na. Meron na akong boses. Parang ang ganda talaga ng Davao, no? Parang gusto ko na lang tumira dito. AJ, may ano ka ba rito? May lupa ka ba rito sa Davao? Patayuan mo nga ng bahay, tapos doon na lang kami titira kada punta namin ng Davao. Oh. Pagod ako, gagi. Hindi, ang sarap kasi, ang sarap pagtripan ng banat ng, ano, ng Bisdakeros. Putang ina, nag-recruit
babae pa, tapos mukhang lalaki, tatlo yung Adam's apple. Hayop na yan. Tapos nag-recruit ng mukhang tuko. Hayop. Kesyo ano daw? Kesyo pumunta daw sila doon, gumastos daw sila ng 4,000, pero wala daw sa kanila yun. Eh putang ina mo, ba't mo pa dinidisgyo sa live mo? Gago ka! Fuck you! Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.